Hi guys, good morning. It's snowing dito sa amin ngayon. Mas malamig talaga dito sa amin compared to dun sa Helsinki. And it's snowing today. And kita niyo yung ground, guys. Dati brown-brown yan siya. Ngayon, white na siya, guys, kasi nga nag-snow today. And today, guys, wala tayong mushroom picking kasi frozen nga. Actually, nanggaling kami sa forest kahapon. It's just that I didn't vlog after my work. Tapos, binisita namin yung grave ni Piki. Tapos, naglagay kami doon ng fire doon sa fireplace. O doon sa sugbaanan dito sa, ano ba? Dito sa Lavu. So, wala lang. Nag-chill-chill lang kami doon. Tapos, dinala din namin si Pimo para makita niya yung kanyang older brother. Brother sila, guys, kasi magkapatid na yun sila, yung dalawang aso namin. Kaya yun, so today, kala ko talaga mag-warm ang weather or magpa-plus degrees, at least plus 4, plus 5, kasi makakapag-pick ako ng Sopilo Vavero. Minisita ko pala yung mga Sopilo Vavero, but they were frozen. But kung nag-defrost din sila, okay pa rin yun sila i-pick. Yung Sopilo Vavero lang, but other mushrooms, it's not possible to pick them anymore kasi yung lasa nila is mag-iiba na. But I'm waiting for the temperature to go up again para makapag-pick ako nun. But for now, wala muna tayong mushroom picking and I'm going to meet up this. Ipipick up ko siya dun sa bahay nila. Tapos, punta tayo ng city. Mamili siguro tayo ng ukay-ukay today, no? Tapos, kailangan ko rin bumili ng dog food para kay Pimo. It's so sad. Dati, para kay Piki and Pimo, but now, it's just for Pimo. Yeah. It was kind of like weird. Yung routine sa bahay was totally different. Tapos, si Anika hinahanap niya si Piki. Tapos, lagi niya sinasabi na, Piki is in the clouds. Piki is running in the clouds. Maybe, Piki is like hunting in the rainbow or on the rainbow. Sabi yung ganun. We don't know, but it was like a very difficult times for us. Siguro sa iba, it was, aso lang naman yan. But guys, dogs are better than humans, I can say. Because they're always there, they're always waiting. No judgments, di kanila hinuhusgahan. And they're so sweet. They're like family and they're always with us when Piki was still alive. Palagi siyang andyan. Andyan siya katabi namin siya matulog. Kinukulit kami. Kinukulit namin siya. Ganun ba? Iba lang kasi talaga yung rutina. Until now, Nico is still mourning. Like, nagluluksa pa rin talaga siya. Kasi 14 years niya kasama yun, guys. More than 14 years. And it wasn't easy to lose someone you love so deeply. And you will not... And basta mahirap siya, guys. I know some of you will be able to understand. But anyway, tama na nga itong chismis natin. Punta na tayo ng city, guys. Tapos, siguro maukay-ukay tayo. Mag-grocery. Hindi ko pa alam. Tingnan natin ano yung mga errands natin today. Errands? Errands ba yan? But before that, we'll warm up ko muna yung sasakyan. Tapos, meron pala ako ditong bag, guys. Ito. Puno ito ng mga used clothes. Pero they're still in good condition. Ilalagay ko doon sa Red Cross or sa OOF para magamit ng ibang tao. Kailangan natin mag-recycle din ng mga bagay na hindi natin kailangan sa bahay. Like, we have too many extra blankets, yung warm blankets, so ipamimigay namin, tsaka yung pillow. Bibigay namin doon sa OOF or doon sa Red Cross na box para ma-resell nila or mapamigay nila. Tara na! Alright guys, andito na ako ngayon sa Prisma, dito sa Laone. Ito yung isang lugar dito sa Lahati area. Pero yung specific na tawag sa kanya is Laone. So ito yung isa sa pinakamalaking shop dito sa Finland, yung Prisma. Para siyang ano sa atin, para siyang Makro, SNR, parang ganun siya, guys, ba? Ito nga, guys. Wave ka, guy. Wave, girl. Ayun si Des doon. Ayun din si Des. Kasama ko siya. Magliliwaliw kami kasama si Des today. So, mag-grocery muna siya, guys. Habang ako is andito nakapila sa bangko. Kasi, kuha ako ng cash sa bank kasi nawala ko yung aking bank card.
So, ito yung SNR. Ay, SNR. Ito yung Prisma, guys. Ito is a Finnish, ano siya, shopping or grocery siya dito sa Finland. Para siyang SNR or SM sa atin dyan sa Philippines. So, dito makakabili ka ng lahat ng items na kakailangan mo. Ito yung pinaka-complete na shop. Kapag kailangan nyong bumili ng kung ano-anong klaseng bagay na kailangan nyo sa bahay. Like, toys, clothing, food, mga groceries, winter clothes, may gamot din. Meron din silang restaurants. Basta kompleto siya. So, papasok tayo dyan mamaya. Pinauna ko lang si Des kasi tawag nito, kukuha pa nga ako ng pera. Ayun. So, sobrang daming tao na nag-grocery dito, guys. And yung Prisma is one big ano sila company. So, meron din silang bank, gasoline stations, ano pa ba, restaurants, mga convenience stores. Basta marami silang ano, mga negosyo, and the owners are Finns. Alright guys, tapos na ako dun sa bank. Punta na tayo dun sa loob ng Prisma. Bibili din ako ng ilang items na kailangan namin sa bahay. Like milk, juices, ano pa ba? Hindi ko alam. But let's see, ano pa ang pwede nating bilhin doon sa loob. So, andito na tayo sa loob ng Prisma, guys. Meron din sila nitong mga itala. These are like famous Finnish glass products. Yan o, itala. And they are so expensive. Isang piraso, 1,000. Meron na rin silang mga Christmas decors dito ngayon, oh. Ang gaganda. Ang dami ng mga decors, guys. Ang cute nito, oh. Pero pwede naman tayong gumawa ng ganito, guys, oh. Diba? Humulot lang tayo dun sa forest ng mga pine cones. Tapos gawin natin ganits, diba? Tapos lagyan natin ng ilaw. At actually, kailangan natin bumili din ng styro na bilog. Hanap tayo ng ganyan. Gawin nating project. Ito na si Des, guys. Ano nang pinamili mo? Manok. Manok is life. Bili tayo ng juice. For Anika. Ito yung mga meho dito. Dito na side. Meron din silang own bakery dito, guys, na nagbe-bake sila ng own breads and pastries nila. So, yung mga Karelian pies or yung potato pies na minibenta nila dito, dito nila binibake and ginagawa. Meron din silang gamit dito for hunting and when you go picnic or camping. Ito, oh, may mga plato. Ang gaganda, di ba, guys? Actually, meron kami ganito sa bahay. And we usually use it when we go out to the forest and if ever we want to eat something there. Guys, ito yung ano, Finnish squeaky cheese or yung leipä justo sa Finland.
squeaky cheese ang tawag niya kasi kapag kinain mo siya mag-squeak squeak. Tutunog-tunog siya, guys. But this is very good for grilling. They also called it for grilled cheese or lepa yusto sa Finnish. This is so good with laka or yung cloudberry na jam. Dito sa Finland, pag bumili ka, hindi mo titingnan yung dito, titingnan mo yung per kilo. This is much expensive compare yung andoon sa counter. 19... Eh, kasi maliit eh. Anong maliit? Maliit yung size ng isda. Hindi, tingnan natin. Ito yung gloggy, oh. Ha? Oh, mas masarap yung warm nito. Ito yung Christmas drink, guys, dito sa Finland. Gluggy. Meron sa Scandinavia maraming ganito. Iba-iba ang pangalan niya. Pero dito sa Finland, ang tawag is gluggy. Let's learn Finnish words dito, guys. Dito ako first natuto ng Finnish words sa grocery. Dito, specifically sa hedelmat. Hedelmat or fruits. Of course, di ko pahirapan sarili ko. Si Des ang magtuturo. Siyempre, hindi ako magtuturo. Anong tawag nito? Anong tawag nito sa Finnish? Ano? Ananas. Yeah. Ito is figs. Ang tawag ng fig sa Finnish is vicuna. Vicuna. Hindi ako pamilya. Ito, ano to sa Finnish? Avocado pa rin siya, guys. Avocado. Ito, anong tawag nito sa Finnish des? Plums. Ha? Lumo. Pag ginawa mong A yung dulo, luma. Kasi kunot na o luma. Maiba lang ang spelling niya, organic na yun. Ah, maiba na organic. Organic na talaga. But this is organic. Lumo. Pag sa atin sa Pilipinas, kulubot na luma. Ito, Des. Anong tawag nito sa Finnish? Citruna. Lemon is citruna. Ito, anong tawag nito sa Finnish? Ayusin mo! Dalawang taon ka na dito. Ano ba yan? Ako, hindi ko yung citruna lang din yung naisip. Lime ito. Sa Finnish, ano yung lime sa Finnish? Sa English, lime. Sa Finnish, lime. Lime. Ang lime sa Finnish is lime. Paano siya sinulat, ganun mo din siya babasahin. Lime. Meron din silang ready-made na food dito, guys. And meron silang sushi. Meron din sila ditong queso de bola, guys. Oh. Ang tagal ko na hindi nakakain ng ganyan. Kasi, ibang cheese talaga ang kinakain namin dito. Meron sila ditong iba't ibang klaseng cheeses, guys. From different parts of Europe. Ako pala pagsasalitain ito. Ito na mag-finish. Bibili kami ng isda, guys. Yung mura na isda dito ngayon is yung kiriolohi is or yung salmon dito sa Finland and yung muiko. So bibili kami ng muiko, yung wala ng ulo. Dito sa Finland, guys, ayaw nila ng ulo ng isda. Usually tinatapon lang yan siya and pinapakain sa, I don't know, usually tinatapon lang nila sa basurahan. Pero tayong Pilipino, ginagawa nating paksiw. Masarap yun. Meron silang ahaven, guys. Oh. Ito yung klase ng isda na nakukuha namin doon sa lake kapag nag-ice fishing kami. Tapos, itong kuha, another kind of fish din siya. Ito yung na-fish ni Boss Robert nung na-fishing siya. Kuha ang tawag niya sa Finland. Sa atin, sa amin sa Bisaya, ang kuha is kunin. Dito sa kanila, isda. Lumalangoy ang kanilang kuha. Yung mackerel, guys, oh, 11.90 siya. About 700 pesos atin sa Philippines. Ito yung salmon. Yung gitna. Kuha. Dito, guys, pwede mo ipa-fillet yung isda kapag bumili ka dito sa store nila. Tapos, free na siya of charge. Sa ibang store, meron din. Eh, merong extra bayad yung kanilang fillet. Pero dito, it's free. So, bibili tayo niyang muiko na walang ulo.
tapos yung lohi. Ito siya guys, is ano siya, mushroom din to na na-preserve na siya sa salt. Ito yung ginagawang salad ng mga fins. Ito siya oh, yung ganito siya. So wala siya ni secoitus. Kasi mixed mushrooms na ito, yung rose ko. Nakakain din ito, galing ito dun sa gubat din. Next time magpipick tayo ng ganito, siguro next year na. Kasi ngayon wala na sila, ubos na sila. Tingnan niyo yung chanterelles guys, o luma na. 6 euros 89 cents. Ang per kilo niya is 27.56. Samantalang sa gubat libre lang, 'di ba? Tapos ito yung funnel chanterelles, 'yan oh. Samantalang ito libre lang 'to sa gubat. Humanda kayo mga funnel chanterelles kapag uminit ang weather. 18 euros 76 cents dito yung per kilo. Pero ano siya, itong pack na to is 250 grams, 469. Mahal siya, diba? Ganito lang ang kakarampot. Tapos pag natanggal yung water content nito, ang konti na lang. Dito guys, ang sobrang daming chocolates. Mga finished chocolates ito. Tapos meron ding imported na chocolates, of course. But kapag andito kayo sa Finland, by Carl Fatzer. Or Fatzer chocolates. Yung Carl Fatzer guys, maraming silang iba't ibang flavors. Meron yung milk chocolate, meron yung white chocolate, yung meron silang yung mixed na siya. Tapos meron ding mint. Iba-iba. Sobrang daming variations na kanilang chocolate. And itong Dumbo is one of their favorite product ni Annika. Kasi gusto niya itong caramel na may chocolate. Sobrang daming ice cream! Donuts na frozen! And of course, meron din yellow. Punta tayo dito guys, bili tayo ng mantika. Pang baking oh. Mga pang baking. Guys, salamat sa inyong lahat sa panonood ng aking video. And I would like to take this opportunity to thank Mommy Rosa Bale for always watching my vlog, our vlog. Thank you so much, Mommy. And I hope you get well soon. Pagaling ka, huwag ka pa-stress. Mag-ingat ako palagi. Meron din sila yung binibenta dito guys na sauna virta or yung stem siya ng kuivu na ginagamit ito sa sauna. So, na-preserve ito kasi alam nyo bakit siya na-preserve? Alam nyo naman na dito sa amin kapag autumn time nalalagas yung mga dahon and kapag nalagas yung mga dahon wala nang dahon yung mga kuivu. So, ito, nilagay nila sa freezer. This is used for sauna. Hindi ito ginagamit sa pang-cooking. Ito yung hinahampas-hampas sa katawan, guys, kapag nagsa-sauna. And this is very therapeutic. It's nice na merong binibenta sa frozen.
Ito yung kaha nila, guys, noon, oh. Sobrang luma. 1914. So, bibili daw kami ng omena mehu or apple juice. Yes, of course. You press the button there first. And then, we are going to get a fresh apple juice. And then, press the green button. Diba? And then, it will close. And then, that another button there. Sobrang sarap ng juice namin. Masarap yung juice. Fresh talaga siya. Fresh from the machine. Fresh from the, hindi na siya galing from the tree eh. Pero fresh orange juice talaga siya, guys. Legit. Legit siya. So ngayon, alayas na tayo dito kasi wala na tayong pambili. Punta na tayo. Kakain na tayo ng lunch. Yung grocery mo, lalagay din natin dito sa Pelastos. Subuhan mo. Lagot ka kay Madam April. Ito pa. Okay na, alis na tayo. Sana in-explain mo ko ano to. Ah, ito siya is Pelastos Army. Ano ba yun? Salvation Army in English, guys. So, dito ko pinili kasi they sell stuff for a cheaper price. Pero pwede din naman doon sa kabila, sa Conti o yun sa Punayan and Risti. Dirty, ito. Oh. Pero okay lang yan, dirty, ganun talaga. May nag-vandal na eh. Pero pwede din dito. Pero gusto ko lang itong today sa Pelastos Army kasi marami din silang tumutuloy. Pero dapat yung pagkain mo din, silagay din natin dyan. Oh, tapos ibalik nila sa'yo, no? Kasi they're not accepting any perishable foods, goods, okay, or whatsoever. Clothing, shoes, mga gamit sa bahay na pwede pang magamit. Pwede yung punit-punit. Yung panty mo din, lagay natin. And, lagay natin panty mo dyan. Di tatanggapin. Guys, asan na tayo, Des? Andito na tayo sa Lahati, guys. Dito sa city center. And gutom na gutom. Gusla na kayo medyo. As in, grabe ka gusla. Gutom na jud mi. Mga onsa mi, guys. Mga onsa dito sa buffet. Sa buffet. Dito tayo sa Kinalainen Pavintola. Oo, di ba? Tourist? Chinese restaurant sa English. Ayun, sa Kinalainen Pavintola. Hey, meron tas sa dito sa Lahati, guys, marami silang streets na gawa sa ganyan, o bricks. Yan, tapos maraming pa-hillside yung kanilang mga roads dito. Parang hill ba? Hill-hill. Hill-hill! Tugnaw na siya, dai. Pero kaya pa naman.
nag-open pa naman kami ng jacket. Pero pag malamig na talaga, yan. Kailangan na ng scarf. Musok-usok ng bibig mo. Kailangan ng scarf, bonnet, gloves. So, dito na kami sa Kinalainen Ravintula. Ano nangyayari, Des? Patingin nga? Patingin nga, ano nangyayari sa bibig mo? Parang pita ka. So, dito na tayo kakain. So, kain na kami ng buffet, guys. Meron silang sushi dito and warm food. Dito kami kumain, guys. Kasi alam nyo, kasi merong... Kain mo na kami, guys. Galit-galit mo na kami ni Des. Kasi nga, nagusta na siya. Gutom na tawon kaayos siya. Saluoy. Saluoy sa bata. Ay, kawawa yung bata na yan. Guys, nag-take out na ako ng kape. Ginawa ko ni Des ng kape. Lamig! Bakit biglang naging malamig ngayon? Kanina hindi pa man ganito. Nag-ice cream kasi. Ay, nag-ice cream pala, no? Tama. Woo! Doon. Doon na side. Nasa darbos tayo. Guys, ang lamig, guys. Lamig, no? Ang ganda ng ano na yan, no? Building na yan, no? Old ba? Dahil talaga nag-beanie na lang ako. Kasi umuulat. May beanie naman ako pero hindi ginamit. Andun sa loob ng car. Ano nasa isip ko kasi umuulat. Hi guys! Now we are going home. We're going back to the countryside. Yahatid ko muna si Des. Kasi marami siyang shinapi na manok at isda. So uwi na tayo guys. Tingnan nyo sa labas. White na siya kasi... winter na. Pero matutunaw pa yan. Hindi yan forever. Hindi yan forever pa. In couple of days, we are going to have a warm day. Warmer day. About plus 5 degrees. But now, it's minus... it's 0 degrees ngayon, guys. 0 degrees ngayon dito sa amin sa... 0 na degrees pa, diba? Oo nga, 0. 0 degrees Celsius nga! Paano ba sabihin? 0 degrees Celsius. Kaya, nagulan ng slits, guys. Hindi yung slits sa palda ng nanay mo, ha? Yung slits na nahulo galing sa langit. Yung parang yellow siya, guys, na maliliit siya. Slits ang tawag nila doon na pagdating sa baba, magiging ano siya, matunaw pa siya. Ano yung matunaw sa tag-English? Mag-melt pa siya. Pero since malamig nga, zero, kaya ayan, kita niya sa labas, it's all white. But very soon, it's going to be winter na talaga. It is out. Pitingin mo yung field. Pakita mo yung field, guys. That's our field here. It's not our own field. But it's the field.
pala, guys. Karta